Simulan natin ang balitaan sa ex-convict na pinatay sa taga sa Quezon. Ang itinuturong sospek sa krimen, mister ng karelasyon ng biktima. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Duguan at wala ng buhay ang 39-anyos na si Rudy Navela matapos pagtatagain sa liblib na parte ng Mulayan, Quezon. Ang biktima na pag-alamang ex-con, may kinalaman nga ba ito sa walang habas na pagpatay sa kanya? Alas 11 ng tanghali noong July 2, nang puntahan ng mga pulis ang crime scene sa Barangay Kabuga sa nakalap nilang impormasyon, dating nakulong ang biktima dahil sa kasong rape at pagkakasangkot sa illegal na droga. Ngayong taon lang, dalawang reklamo rin ang hinarap ni Rudy sa barangay. Una, ang pamumulestya raw sa mga anak ng kaibigang kasama noon sa kulungan. Pangalawa, ang pakikipagrelasyon sa misis ng isang Ramil de los Reyes. Maayos naman daw na resolba ang parehong problema sa kondisyon na lalayo na si Rudy. Lumayo naman si Rudy sa mga anak ng kaibigan, pero tuloy pa rin daw ang pakikipagrelasyon niya sa misis ni Ramil, na kalaunan ay umamin na siyang gumawa ng krimen. Iisip niya na talagang hindi titigil itong biktima sa pagkuha doon sa kanyang asawa. Magaling din po ang kapitan po ng Barangay Kambuga at initagal ay umamin na sa kanya yung suspect. Doon po nagsipula na ikwento sa amin ng suspect yung pong pangyayari. Kwento ng suspect, nakita niya si Rudy sa kanilang bakuran. Kaya noong gabing rin yun, pinuntahan niya ang biktima. Nagtago raw siya sa silong ng bahay ni Rudy at sumempo para tagain ito. Nakalaban at nakatakbo pa raw ang biktima, pero nahabol siya ng suspect. Doon na niya pinuruhan ng taga na hindi bababa sa 10 beses. Ang suspect, wala raw pagsisisi sa ginawa. Sinasabi niya na una pa lang ay naipabarangay na niya at nagkasundo na sila, pero talagang hindi tumutupad at talagang may intensyong hindi maganda itong biktima sa kanyang asawa, kaya yun ang nung kanyang naging pasyan. Nakakulong na ngayon ang suspect na mahaharap sa kasong murder. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.